Trihim na mayaman. Kabanata 510. Sino ang pumatay sa kaninong ulo? Lord Chief, gusto mo bang hulihin ang buhay si Alexander Yang? Ang nangungunang batang elite ay mukhang problemado at tuliro. Ang pagpatay sa isang eksperto at pagkuha ng isang eksperto ay dalawang ganap na magkaibang konsepto. Ito ay hindi ang parehong bagay sa lahat. Isang dalubhasa na ang lakas ng labanan ay nalampasan ang A-class at gusto pa rin siyang hulihin ang buhay. Ito ay masyadong mahirap. Dapat malaman ng isang tao na ang Iron Blood Society of Barrett Family ay may napakahigpit at siyentipikong pagsusuri ng lakas ng labanan. D-rank combat strength belonged to ordinary elites. Ang lakas ng labanan sa ranggo ng AC, ang materyal ng katawan ay malapit sa limitasyon ng isang tao, at kayang labanan ang 12-12 ng matitigas na lalaki na walang mga kamay. Ang ranggo ng AB ay itinuturing na isang piling tao sa mga piling mandirigma. Siya ay hindi bababa sa pinuno ng Iron Blood Society. At ang isang pag-iral na umabot sa isang klase ay halos katumbas ng isang hugis tao na makina, ang Terminator. Tama, ang pagkuha ng buhay ay pansamantalang pagbabago ng plano. So, you guys need to cancel your previous measures and reorganize your plans. By the way, the kiss of death. Natanggap niya ang notification ko. Hindi ba siya pumunta sa base para mag-report? Biglang may naisip si Chloe. Sinulyapan niya ang mga taong naruroon at nakakunot ang noo niyang sinabi. Ito, Panginoong Virupaksa, sabi ni Chloe. Chief Death, medyo palipat-lipat siya lately. Hindi namin siya mahanap, so we sent a message to his encrypted phone. Pangit ang ekspresyon ng young elite habang maingat itong nagsasalita. Bakas agad sa mukha ni Chloe ang galit. Naglakas loob na ba siyang suwayan ang utos ko ngayon? Pinuno ng team ng kamatayan, na may codenamed Halak ng Kamatayan, ang piling mandirigma ng Iron Blood Society of Barrett Family. Isa siyang world-class assassin na may rating na A. Siya ay bihasa sa mga baril at nagkaroon ng 100% na rate ng tagumpay sa pagpatay. Siya ang pinakamakapangyarihang eksperto ng Iron Blood Society sa Hong Kong ng Barrett Family. Sa tingin ko kailangan nating iulat ang sitwasyon sa punong tanggapan at bigyan siya ng isang mahusay na pambubugbog. Sabi ni Chloe na may dissatisfied expression. Kung wala itong death team leader, wala siyang tiwala sa pakikitungo kay Alexander Yang. Oh, Lord Governor, medyo natagalan lang ako dahil sa traffic jam. Gusto mo bang magsumbong sa akin? Hindi ka ba masyadong kinakabahan? Isang walang kabuluhan at bonggang boses ang narinig. Isang blonde na kabataang nakasuot ng pulang suit jacket at kurbata ang dahan-daang pumasok sa silid. By the way, I don't like you guys calling me team leader of death. Call me undead. This is my newest code name. I think this name is pretty good. Sabi ng blonde na binata sa sarili na napakaswal na ugali. Bihira lang si Chloe na hindi magalit sa mayabang na ugali ng kalaban. Sige, kahit anong codename ang gusto mong baguhin, it's all your business. Karaniwan, hindi ko hihigpitan ang iyong kalayaan, ngunit sa pagkakataong ito, may isang emergency na misyon. Ipinadala ko ang nauugnay na impormasyon sa iyong naka-encrypt na mailbox. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Bagamat si Chloe ang pinuno ng Iron Blood Society ng Barrett Family sa Hong Kong, gayunpaman, hindi siya nang ahas na magpahangin sa harap ng isang world-class na assassin na may lakas ng labanan ng A-class at mas mataas. Pagkatapos ng lahat, ang gayong tao ay isang bihirang talento kahit na sa punong tanggapan ng Iron Blood Society. Oh, Lord Governor, dahil lang sa maliit na bagay, gusto mo talagang gawin ko. Sabi ng blonde na lalaki na may exaggerated na ekspresyon. Para lang harapin ang kaunting basura mula sa Dragon Country. Talagang pinahahalagahan mo siya ng sobra. Ang blonde na lalaki ay naglahad ng kanyang mga kamay sa pagkalito,
narinig ko ang kanyang pangalan ay Alexander Yang. Hindi ba't isa lang siyang mayamang young master mula sa Imperial City? Undead, let me tell you. You can't underestimate this man. He or his secret bodyguards are at least grade A fighters in Iron Blood Society. Seryosong sabi ni Chloe. Grade A warriors din. My lord, do you think such geniuses are everywhere? Ayon sa datos, itong si Alexander Yang ay nasa early 20s pa lang, pero napakalakas na niya. Umisi ang blonde na lalaki na may pang-aalipusta sa gilid ng kanyang bibig. Ang tunay na pangalan ng blonde na lalaki ay Jason. Marami siyang nakakatakot na palayaw sa Dark World. Sumikat siya sa murang edad at maagang pumasok sa Iron Blood Society of Barrett Family. Siya ay pinarangalan bilang isang henyo ng Iron Blood Society. Siyempre, may sarili siyang pride. Nang walang pag-iisip tungkol dito, siya ay isang mapanganib na tao na may grade A rating. Iyon ay maihahambing sa Terminator sa mga pelikula, isang tunay na makinang humanoid. Paano magkakaroon ng napakalakas na lakas ang isang batang Dragon Man? Undead, siguradong hindi mali ang impormasyon ko. Seryosong sabi ni Chloe, anyway, I am telling you not to underestimate your enemy. Dahil tiwala ka sa iyong sarili, dapat mong gawin ito sa lalong madaling panahon. Pumunta ka at ibagsak mo ang Dragon Man na si Alexander Yang. Bibigyan kita ng 3 araw. Sinabi ni Chloe sa malalim na boses, tandaan, huwag mo siyang patayin. Hanggat pinipigilan mo ang iyong hininga, maaari mong pahirapan siya kahit anong gusto mo. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jason. Maliit na bagay lang. Bakit kailangan mo ng 3 araw? Pupunta ako ngayon at maghahanda. Sa gabi, makikita mo si Alexander Yang na nakahandusay sa aming base na parang patay na aso. Mukha namang confident si Jason. Kinuha niya ang isang silver metal box at binuksan iyon. Sa loob ng metal na kahon ay isang itim na sniper rifle, ilang metal na bala, butterfly knives, at lahat ng uri ng mga kasangkapan sa pagpapahirap. Tuldok, kasabay nito, sa ibaba ng Bay International Hotel. Isang itim na Land Rover ang nakaparada sa pasukan. Bumaba si Yehei sa sasakyan kasama ang ilang lalaking nakasuot ng sibilyan. Naglakad si Alexander Yang sa harap na may malamig na ekspresyon. Dinala niya si Yehei at ang iba pa sa Bay Hotel. Miss Anna, dumating na si Alexander Yang sa Bay Hotel. Gayunpaman, medyo kakaiba. Ang mga taong dinala niya ay hindi ang mga elite sa ilalim ng kanyang utos. Ni hindi niya dinala rito si Hades. Sa bubong ng gusali sa tapat ng Bay Hotel, may isang teleskopyo. Nakaupo si Anna sa isang upuan. Ang kanyang subordinate, si Federer, ay nagmamasid at nagulat na may naguguluhang ekspresyon. Anong kakaiba dito? Isang taong ka-level ni Alexander Yang, hindi kaya wala siyang natatagong kapangyarihan. Casual na sabi ni Anna. Tama iyan. Miss Anna, naniniwala ka ba talaga sa lakas ni Alexander Yang na kaya niyang salakay ng punong tanggapan ng Iron Blood Society sa Hong Kong? Ayon sa pagkakaalam ko, may world-class killer dito. Seryosong sabi ni Federer. Kahit na kaya niya o hindi, nakakamangha ang invincible confidence niya. It really attracts me. Sabi ni Anna na may lasing na ekspresyon at may ngiti sa labi. Sa paghusga mula sa impormasyon sa ibabaw, si Alexander Yang ay mula sa Dixon family ng Imperial City. Siya ay isang nangungunang aristokratikong pamilya sa Dragon Country. Dahanda ang sinabi ni Anna, pero sa tingin ko ay hindi ganoon kasimple. Kung mag-isa lang ang Dixon family, imposibleng matalo niya si Ji Kongshan sa Hong Kong. Sa pagkakataong ito, nagpadala kami sa kanya ng isang malaking impormasyon upang makuha ang kanyang magandang impresyon. Kung makakapagtatag tayo ng magandang relasyon sa kanya, tiyak na malaki ang pakinabang natin sa hinaharap. Ani Anna with a confident expression. She really believed in her own judgment.
Miss Anna, to be honest, I think you think too high of Alexander Yang, hindi sumasang-ayon si Federer. Abangan ang susunod na kabanata.